Bakit po ako boboto kay Bongbong Marcos as president? Alam niyo po, April 2017, mayor po ako ng siyudad ng Davao. Hindi pa po ako 2 buwan na nanganak sa aking bunsong anak, pangatlo kong anak, wala pang 2 buwan. April 28, nagising kami lahat sa Davao City na nasusunog ang box plant ng isang kumpanya doon sa Davao City. Sinunog. Sinunog ng mga salot sa bayan, sinunog ng grupo na gustong ipabagsak ang gobyerno natin. Para sila makatakas, nag-iwan sila ng bomba. Pagsabog ng bomba, namatay ang isang lalaki. Yung lalaki na yon ay nagmamaneho ng kanyang motor. Dala-dala niya sa likod ang mga isda na ibibenta niya doon sa looban ng mga barangay namin. Pagdating ko doon, sinabihan ako, si Larry ang pangalan niya, tinamaan siya ng bomba. Sinabi ko, nasaan siya? Sabi nila sa akin, dinala sa hospital. Pumunta ako sa hospital, hinanap ko si Larry sa emergency room. Nandoon siya, tinutulungan ng mga doktor, ng mga nurses. Nag-aagaw buhay. Sinabi ko sa mga nurses, sino ang kasama nung pasyente? Sabi nila sa akin, dumating siya dito mag-isa. Hinatid lang siya ng mga rescue at iniwan sa amin. Sabi ko, nasaan ang cellphone ni Larry? Binigay nila sa akin ang cellphone niya. Kailangan ko tumawag ng kanyang asawa o relative, hindi ko alam kung sino. Binasa ko ang cellphone niya. Hinahanap ko doon kung sino ang pwedeng tawagan. Nakita ko doon pinakaunang mensahe sa mga sent messages niya. Nakalagay doon, I love you. Happy anniversary ng araw na yon. Duda ko, asawa niya yon. Tinawagan ko, sabi ko, ikaw ba ang asawa ni Larry? Sabi niya, oo, ako. Sabi ko, kailangan mong maghanda dahil ipapasundo ka namin. Kailangan mong pumunta dito sa hospital dahil tinamaan siya ng bomba. 3 days after, namatay si Larry. As a mayor, pag ikaw namamatayan ng ganyan, hindi mo yan makakalimutan. Every time na tumitingin ako sa mga anak ko, nakikita ko ang anak ni Larry. Mga bata na nawalan ng tatay dahil sa mga grupo, mga tao na gustong ipabagsak ang gobyerno. Anong koneksyon ni Larry kay Bongbong Marcos? Sa kampanyang ito, hindi si Bongbong Marcos nakipag-usap sa mga grupo na gustong ipabagsak ang gobyerno. Sa kampanyang ito, hindi siya nakipagsundo sa mga tao o mga grupo na sumusuporta sa mga grupo na gusto ipabagsak ang gobyerno. Yan si Bongbong Marcos. Hindi niya yan ginawa para lang manalo siya. Yan si Bongbong Marcos. Iboto niyo. Hindi ko! Hindi ko! Hindi ko!
enemies of the state. Never.